Today is my video. Nagsamba kami ng aking mahal na asawa at mahal na anak. Pagkatapos na namin magsamba, umuwi na kami at nag-almusal na. At pumasyal nga pala ang bayaw ko sa aming tinitiran apartment. At ang sabi nga ng bayaw ko, bawal maghugas pag hindi pa nakakadalawang tulog. Nakakaisang tulog pa lang daw siya. Kaya pinapatigil siya maghugas ng bayaw ko kasi masama daw yun. At pumunta pala ako kina Tita Donna. Nagduto sila ng pansit at kaldereta. At meron pang nilaga. Sabi daw nila magsiswimming daw sila kaya sinama nila kami. At hindi nga ako nagdalawang isip na sumagot na oo. Ayan niya oh, waiting na ako kasi nagpapagupit pa daw sila Tito Ryan. Ayan oh, antay ako ng antay. Hindi na nga ako mapakali. Inip na ako. At maya maya nga konti, sinilip ko sila sa labas. At wala pa, kaya nagsalin muna ako ng aking ambag na tubig. Dahil ito lang ang aking nakayanan. Talagang walang wala talaga eh. Ito lang ang aking maambag. At sa sobrang inip ko nga, pinuntahan ko na sila sa pagupitan. Ayan niya, oh, nakapila na sila. At sabi nga ng tropa kong manggugupit, halika, pare, tignan mo to, umikot ka. Itong ginugupit ko, ayan o. Oh. Oh, diba, ang ganda ng pagkakaukit. Ako'y napahanga sa pagkakaukit. Malupit nga. At bigla nga ako napatingin sa salamin. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya kong gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun nalang mga magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala. Sa kapunta to the moon road trip. At dito nga ay natulala ang mga kasama ni Tito Ryan na si John Paul at si RJ. Napatulala sila sa ganda ng gupit ni Tito Ryan. Sa sobrang tulala nga nito, inantok pa nga. At nang ako na nga tumingin, natulala rin ako. Napagkamalang ko nga itong Korean pape, oh. Yung sa mga Koreano. Maya-maya nga sandali ay natapos na. At nagpagpag na nga ito ng mga talahim na nalagas mula sa kanyang buhok. Napangiti na nga lang si John Paul na sobrang ganda ng pagkakagupit sa kanya. At sabi ko nga, pare, dito na kami. Shoutout sa inyo, ha? At sumibat na nga sila papunta sa aming destination. At sinundo ko na nga rin ang aking commander. At ang nasa likod ko ay ang bayo ko. At maya-maya nga konti, dumating na kami sa aming destination. Ayan, ang tunnel ng Cavite. At maya-maya nga konti, nakita ko si tatay yung nag-caretaker dito. Ayan, sabi ko, shoutout sa iyo tatay. At nabilaukan pa nga si tatay. At nagbike nga lang pala si RJ papunta dito. Ayan o, oh, yung bike hanggaan. Nalimutan pa na namin magdala ng baso. Buti na lang mayroon nagbigay ng baso. Salamat po sa inyo. At ayan, pinrepare na namin ang aming kakainin. Ayan, simple lang po ang aming pagkain. At kanya-kanya ng dambahan. Galit-galit po muna habang kumakain. Wala munang imikan. At tinatanong nga nila kung ano ang bag ko. At pinakita ko ang bag ko, tubig ulit. Wala kasi akong trabaho eh. Isa lang akong hamak na tambay. Palako pal. At ayan na nga ang mga natira sa aming pinagkainan. At nagdala pa nga ng lechon plan si Maricel. Napakasarap naman ang lechon plan na ito. Grabe, sarap. At eto na nga yung pinagkainan namin. Binigay ko na uli sa mga asong gala dito. At maya maya nga konti, naligo na rin ako. Grabe, ang lamig ng tubig. At pag-ahon ko nga sa tubig, may humamon sa akin ng challenge. Pumasok daw kami sa tunnel. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na i-accept ang kanyang challenge. Pinauna ko na agad siya papasok sa loob ng tunnel. At bakas pa nga ang mga kinaykay ng ating mga ninuno noong araw ng gera. Pinagtaguan ito ng mga Hapon at ng ibang Pilipino. Paglingon ko nga sa likod namin, masyado na kaming malayo. Kaya niyaya ko na siyang pabalik. Tara na, bumalik ika. Ayan, kaya bumalik na kami. Dahil malayo-layo na ang amin nalakbay. Hindi na namin halos matanaw ang entrance ng kuwebang ito. At habang palabas nga ako, grabe ang ginig ng aking katawan. Buti na lang may sumalubong sa amin sa entrance. Shout out nga pala sa inyo mga brad.
at magpapadulas muna ako nang walang humpay. Pagkapadulas ko nga eh, umahon na ako at nakita kong nagiinom na sila. Hindi na ako nila niyayaya kasi alam nilang hindi na ako nainom. At may napansin niya ako sa di kalayuan na naghahanap ng ginto. Marami na daw silang nakuhang ginto. At meron pang ang babaeng maganda na nagpapicture sa akin. At itinatraining na nga ni Tito Ryan ang kanyang anak na si RJ bilang pagpupulis. Maya-maya nga konti, sabi ni JC, hindi makakayat si Kuya RJ. At grabe, ang dami palang nakakakilala sa akin dito. Salamat sa suporta niyo, mga lods. Dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you.